Hi. Ate, kilala mo si J-Mac? Si J-Mac, kilala mo? Ah, hindi. 100K na siya eh. Uy, ako natin na si J-Mac! Suplado. LG1. So ayun nga no mga katoto, itong vlog na to dedicated to sa kaparing J-Mac natin dahil nakuha niya na ang kanyang 100K miles, so yeah! Okay! Pero yun nga, tulad na sabi ko, tulad namin, tulad na sabi ko at sabi namin ni J-Mac, dating-dati pa, hindi naman kailangan magmadali kung kailangan mong sumikat o kung kailangan mong maabot yung 100K or mataas na number ng subscriber. Anyway, hindi naman kasi importante yun eh. Ang importante kasi nag-enjoy ka sa vlogs mo, nag-enjoy ka sa road trip mo, at higit sa lahat nag-enjoy ka sa ginagawa mo, di ba? Dalawang beses sinabi yun. Kasi nga, kailangan mo mag-enjoy sa ginagawa mo. Hindi dahil gusto mo sumikat, gusto mo kumuha ng maraming subscribers, sponsor, whatever. Hindi importante yun kung hindi ka naman nag-enjoy sa ginagawa mo. At ang dal-dal ko ngayon, no? Kasi tuloy-tuloy. Mag-enjoy lang kayo sa ginagawa nyo at maabot nyo rin yung ganung klaseng milestone. Hindi siya nangyayari overtime, hindi siya nangyayari after a week, hindi siya nangyayari even after a month. Mangyayari siya nang hindi mo lang namamalayan, kasi ganun naman eh, kapag nag-enjoy ka sa ginagawa mo, hindi mo mapapansin ang oras, ang panahon, kahit ang pagod, hindi mo mapapansin. At iyan ang naging resulta ng success ni J-Mac, kung mapapansin nyo. Hindi siya nagmamadali sa kahit anong paraan, kundi ini-enjoy niya lang kung ano yung ginagawa niya. Kaya itong vlog na to, dedicated to sa aking brother from another planet with another mother and father. Hindi ko lang alam kung may sister. Pero congratulations brother on the 100K milestone. Hindi mangyayari agad-agad dyan kung hindi ka nagtsaga. Kung alam nyo lang yung pinagdaanan ni J-Mac way back, like at least a year ago or 2 years ago. Marami rin siyang pagsubok na pinagdaanan, marami rin. Ewan ko lang. Alam ko magagalit sa si J-Mac kapag sinabi ganito eh. Pero dati kasi, kung hindi nyo natatanong, nagkaroon ng viral video yan. Pero ayaw niya pag-usapan yun kasi no, nakamove on na siya dun eh. Yung viral video na yun, na napunta sa tingin ko sa channel 7 News yun eh. Pero nakakatawa lang dahil every time na pinag-uusapan namin yun, natatawa ako. Siya naman medyo naiinis kasi nga, basta. Kung alam niyo ibig sabihin, kung napanood niyo na yung video, magigets niyo kung bakit. Pero isa yan sa mga videos na sumikat sa kanya. yung road rage na yun, so, wala eh, ganun talaga eh. Kapag nagra-ride ka, mamalayan mo lang na meron mga bagay-bagay na pwede maging content. So it so happened na naging content yun. At marami rin naman natuwang tao. Asama na ako. Masaya. Pero sa ibang tao, negative ang dating eh. Pero wala naman kaming pake dahil dysfunctional crew kami. Kaya yun, magtsaga lang ako, yun lang naman eh. Umipiyok pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit. Kung hindi nyo natatanong, mabagal yung takbo ko. Kasi usually, kapag nasa S-Lex ako, tuloy-tuloy ako dito eh. Si Kamaring Jin kasi, nasa likuran ko eh. Hindi ko kaya magpakabilis ng maigi eh. Woo! So, konting speedrun lang habang nandito tayo, para ma-enjoy naman na itong S-Lex. Wow! Kung napapansin niya mga katoto, wala pa rin yung muffler ko, no? Huwag kayo mag-alala, nagpa-follow up na ako kay Kamaring Jin. Shout out Kamaring Jin. Hindi, pero nasa likod ko siya. Alam niya, naririnig niya lahat ang sinasabi ko. Buti nga, hindi ba ako binabatukan eh. Pero malapit na guys, mga play.
Mga play, malapit na yung mga play na inaasahan nyo. Di ko alam kung excited kayo o excited ako, pero parang mas excited kayo eh. Kasi nga naman, napakatahimik nitong Ninja 400 na to. Hindi ko alam kung bakit, pero tulad nga nung sabi ng pangalan, Ninja, asahan nyo na, tahimik. Pero yun nga, hindi pwedeng maging tahimik lang to dahil nakakatakot din yung tahimik ng motor. Nasabi ko na rin to sa mga dati kong vlog na sabi ko nga yun, kailangan din natin ng muffler para lang mapansin tayo, hindi para magpapansin, okay? Kasi tahimik nga talaga yung motor, kailangan ng konting ingay, hindi pwedeng purong wow! Hindi pwedeng ganun, kailangan din natin mag roar! Traffic na naman sa SDX, the same old story mga katoto, lagi na lang traffic dito. Bottleneck lagi ito sa Alabang, tuloy-tuloy na yan. Di ko alam kung bakit, nagbabayad ako dito ng 35 pesos mula doon sa exit hanggang Pilin Base. Tapos ito makikita ko, traffic! Hindi ka naman pwede magreklamo kasi nga private owner to, di ba? Private owner, baka private owned. Kinurek ka sarili. Maraming magiging changes sa channel na to mga katoto. Sisimulan ko to sa vlog na to. Alam ko wala pa rin kwenta sa inyo to, pero sa akin mahalaga tong mga vlogs na ginagawa ko. Dahil, well, tulad ng sabi ko kanina, at tulad ng lagi ko sinasabi, at tulad ng lagi naming sinasabi ni Kaparin J-Mac sa mga dual vlogs, enjoyin nyo lang, huwag kang magmadali. Ang kasikatan wala sa numero yan, nasa content, di ba kuya? Yung mga vlogs ko, walang content, walang kwenta. Ba't pa kayo nanonood? Ay nako. Pero hindi. Ibalik natin kay J-Mac. So congratulations ulit, brother, sa 100k. Magpaspageti ka naman, pambira naman. Lagi ko tinatanong si J-Mac tungkol dyan. Sabi ko, brother, ano bang plano mo sa 100k mo? May mini meetup ba? May giveaway ba? May libreng motor ba tulad ng pinangako mo? Hindi ko alam, wala akong idea, wala pa kami na pag-uusapan. Pero ayun, maganda, nakita ko naggumawa si Imprint Customs. Shoutout Imprint Customs. Gumawa siya ng mga snapback caps para kay J-Mac, I think giveaway yun. Hindi ko pa alam lahat ng detalye, pero pati ako excited, sana mabigyan ako ng giveaway. And then meron din siyang keychain from Hank Additive Solutions. Shoutout mga taga Hank, Henry, baka naman. Maganda yung keychain niya. Well, yung dati pa rin, pero syempre limited edition, merong 100k na nakalagay. Kung gusto niyo bumili, murang-mura 500 lang din, joke. Shoutout sa bago kong friend, sa Warfreak kong friend, na hindi ko naman talaga siya friend, pero friend siya ni Kamaring Jean. Na-inspire ako sa ginagawa niyang pagmumura. Parang gusto ko lip. Sensor ko yung mga sinasabi kong yun. Nakakatuwa lang, na-inspire lang ako, na-imagine ko yung sarili ko sa kanya. Pero mas wild, grabe siya, intense. Grabe talaga. Gusto ko talaga magmure, gusto ko talaga sabi, put! Eto, malapit na kami sa Feeling Best. Tulad na sabi ko noon, paulit-ulit ako, ano ba naman yan? Pag mupad ako Las Piñas, gusto ko dumaan sa Feeling Best. Ayoko sa MCX, kasi isang diretsong daan doon, walang twisties doon or whatever. Yung sa Feeling Best kasi gustong gusto ko yung likuan dito eh, kaya dito ko lagi nag-exit pag pumunta ako ng Alabang. Kuya nakangiti oh. Ganda ng ngipin. Maraming salamat mga katoto sa pagsuporta kay kaparing J-Mac sa kanyang 100k milestone. Muli, ako yung nagpapasalamat ng maraming sa inyo. Maraming salamat talaga. Ang dami ko nang pinapasalamatan, pero salamat talaga, salamat. In behalf of J-Mac, maraming salamat mga katoto. Natutuwa ako dahil natutuwa kayo na sinusuportahan nyo. Sinusuportahan? Dung, nagbibisaya ka na, Dung! Anong nangyari sa'yo, Dung? Shoutout sa mga Cebuano Motovloggers na nanonood ng vlogs namin. Thank you sa suporta mga katotong mga taga Cebu, mga Cebuano Motovloggers, paulit-ulit. Magkikita-kita tayo, ngayon pa lang ina-announce ko na, baka pumunta ako dyan noong August, magpa-mini meetup ako. So eto mga katoto, puputunin ko na tong video vlog na to. Dahil wala, syempre tollgate na, walang kakwenta-kwenta dito. Sa mga nagtatanong kung legal ba ang Ninja 400 sa expressway, kailangan ko pa ba sagutin yan mga katoto? Kailangan pa ba talaga?
Kailangan pa ba? Eh hanggang sa muli mga katoto. Ito po si Kaparin Gin1ZX nagsasabing paalam. Ate, kilala mo si J-Mac? Hindi, sayang, 100k na siya eh.